mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Noon pa man ay hindi na nagpapatalo si Almira sa kakambal niyang si Almaria. Gusto niya na palaging nalalamangan ang kapatid sa kahit anong bagay. Kaya na magpatayo ito ng karinderiya ay ginaya rin niya ang negosyo nito at kinumpitensya niya. Bili na kayong mga suki! Marami akong lutong ulam na tiyak na ikasasaya ng inyong mga sikmura! Sigaw ni Almaria na inialok ang kanyang mga paninda sa mga nagdaraan niya mga kapitbahay. Maya-maya pa ay nilapitan siya ng isang ali. Pabili nga ng isang order ng adobong manok at isang order ng pinakbit, sabi ng babae. Nako mother, hinding-hindi ka magsisisi na sa akin ka bumili dahil masarap ang pagkakaluto ko nitong adobo at pinakbit ko, sagot pa niya, sabay abot ng order sa customer. Salamat, kaya nga gustong gusto kong sa iyo bumibili ng lutong ulam dahil mura na, ubod pa ng sarap, wika pa ng ali. Ayoko kasing napapaya sa mga customer ko. Gusto kong may enjoy niyo ang ulam na inihain ko sa murang halaga. Sa hirap ba naman ang buhay po ngayon, ay magtataas pa ba ako ng presyo? Wika pa niya. Kaya nga nagpapasalamat kami mga kapitbahay mo. Kasi malaking tulong ang hindi mo pagtataas ng presyo. Di gaya ng mga panindang ulam ng kakambal mong si Almira. Diyan sa tapat, doble ang tinaas ng presyo, Diyos ko. Hirit pa ng ali. Lingid sa kaalaman nila ay nakarating kay Almira ang sinabi ng babae tungkol sa mga panindang ulam nito. Di sinasadyang narinig ng kaibigan nitong si Anita na napadaan sa karinderiya ng kapatid ang pag-uusap ng dalawa. Ano? Sinabi yun ng dalaherang babae na yun? At chinismis pa sa kakambal kong pagtaas ng presyo ng aking mga paninda? Inisasambit ni Almira. Oo, dinig na dinig ko mare. Mababang presyo ng mga panindang ulam ni Almaria ang dahilan kung bakit matumal ang benta ng karinderiya mo. Hirit pa ng chismosang kaibigan. Kailangan kong makaisip ng paraan para masira ang negosyo na Almaria para sa akin magsibili ang mga kapitbahay natin, sagot pa niya. Isang araw nga ay may kumalat na balita sa kanilang lugar tungkol sa mga panindang ulam ni Almaria. Huwag na kayong bibili sa karinderiya ni Almaria dahil manlulokong babaeng yan. Mababa nga ang presyo ng mga paninda niya. Mga botsyang karne naman at bulok na gulay ang binibenta niya. Nung magpatingin ako sa doktor, napag-alaman kong nakakain daw ako ng botsyang karne. Sa karinderiya lang naman ako ni Almaria, bumili ng lutong ulam. Pati yung binili kong ginisang ampalaya, may halong maliliit na uod. Kadiri, bulok na pala yung ampalaya na inilaw ko niya sa ulam niya. Pagbubunga nga pa ni Aling Barbie sa labas ng karinderiya ni Almaria. Narinig ng babae ang reklamo ng Ali at tinarap ito. Ano ba yung sinasabi mo, Barbie? Kahit kailan ay hindi ko hinaluan ng botsyang karni at bulok na gulay ang mga paninda ko, sabi niya rito. Aba, at pinagmumukha mo pa akong sinungaling? Gusto mo ng ebidensya? Oh, heto, ginisang ampalaya na binili ko sa karinderiya mo. Tingnan mo at mayuod ng ampalaya mo, galit na tugon ng alis sa kanya. Nang makita ng mga kapitbahay ang ebidensya ni Aling Barbie ay nagkaroon ng duda ang mga ito sa panindang ulam ni Almaria. Ang ilan sa mga kapitbahay ay nagdesisyon na hindi na bumili sa kanya at lumapit na lang sa karinderiya ng kakambal niyang si Almira. Dahil sa kumalat na chismis ay naging matumal ang benta ng karinderiya ni Almaria. Kung dati ay sa kanya bumibili ang halos lahat ng kapitbahay niya, ngayon ay mabibilang na lamang sa daliri ang mga customer niya. Ang mga tao sa kanilang lugar ay sa karinderiya na ng kapatid niya bumibili ng lutong ulam. Dahil nga humina ang kanyang kita, ay namumroblema na siya kung paano maitawid ang araw-araw nilang gastusin. Patagal ng byuda si Almaria at mag-isa na lang niyang binubuhay ang dalawa niyang anak. Nang tinan niya ang kanyang ipon ay napaluwa siya dahil malapit na itong maubos. Diyos ko, pati ipon ko'y nagagalaw ko na dahil sa tumalang benta ko sa karinderiya. Anong gagawin ko? Hindi maaaring palaging ganito, kundi magugutom kami mag-iina. Nag-aalalang sambit ni Almaria sa kanyang isipan. Sa kabilang karinderiya ay tuwang-tuwa naman si Almira dahil sa dami ng kanyang kinikita sa araw na iyon. Sige na, sa akin kayo magsilbi mga mahal kong kapitbahay para mas lalo akong suwertihin at yumaman. Nakangising sabi ng babae habang binibilang ang mga perang kinita niya.
Maya-maya pa ay may isang babaeng pilay na lumapit sa karinderya ni Almira. Ale, maaari ba makahingi ng makakain? Kahit kaunti lang. Ilang araw na kasi akong hindi kumakain. Sambit ng babae na may kapansanan. Sa inis ni Almira ay tiningnan niya na masama ang Ali. Hindi ako namimigay ng pagkain. Kung gusto mo, ay bumili ka. May pera ka bang pambili? Kung wala, ay makakaalis ka na. Singal niya sa babae. Walang imik na umilis ang babaeng pilay at lumipat sa karinderya ni Almaria. Ali, maaari bang makahingi ng pagkain? Kahit tira-tira lang o lumang tinapay ay ayos lang sa akin. Wika nito. Nakaramdam ng awa si Almaria sa kalagayan ng babae. Halika po sa loob ng karinderya ko. Bibigyan po kita ng makakain at maiinom. Sabi ni Almaria sa babae na inalalayan pa itong makaupo sa maliit na silya. Hinainan niya ng sinigang na baboy na may kasamang isang pinggang kanin at malamig na tubig ang babae. Nalatang gutom na gutom na. Kahit wala pa siyang benta sa araw na iyon ay di niya alintana kung magbabayad man ito o hindi. Dahil sa tingin niya ay wala naman itong pera. Para sa kanya ang mahalaga na kagawa siya ng kaputihan sa kanyang kapwa. Nang matapos kumain ng babae ay nagpaalam na ito sa kanya. Maraming salamat, Ali. Wala akong maibabayad sa iyo. Pero tanggapin mo ito. Malaking may tutulong yan sa iyo. Sabi ng babaeng pilay habang inaabot sa kanya ang isang lumang kahon na mayroong kandado. Kapag nangangailangan ka ay tsaka mo buksan ang kahon na yan na. Dagdag pa ng babaeng pilay. Teka, para saan po ito? Tanong ni Almaria. Pasasalamat ko yan sa kabutihan mo. Sagot ng babae. May pahabol pa sana siyang tanong ngunit paglingon niya ay wala na ito sa kinaupuan. Aba, nasaan na siya? Ano naman kaya ang laman itong kahon na ito? Kinakalawang pang kandado? Paano kung mabubuksan ito? Walang susi? Nagtataka niyang tanong sa kanyang sarili. Nang sumunod na araw ay di inaasahang nagkasakit ang bunso niyang anak at sinugod sa ospital. Hindi malaman ni Almaria kung anong gagawin at kung saan siya kukuha ng perang pambayad sa ospital at gamot ng kanyang anak. Nakiusap siya sa kapatid na si Almira na pairamin siya ng pera ngunit tinanggihan lamang siya nito. Ang sabi pa sa kanya ay wala itong perang maipautang sa kanya. Sa isip niya ay napakasama talaga ng ugali ng kakambal niya. Pati ang sariling pamangkin ay nagawang tiisin. Halos mabaliw na nga siya kung saan makakakuha ng pera kahit kasi mga kapitbahay niya hindi siya tinulungan dahil na rin si Jismis na pinakakalat ni Almira. Kaya nagdududa pa rin ang mga ito na pautangan siya. Hanggang sa bigla niyang maalala ang binigay na lumang kahon ng babaeng pilay. Ang sabi nito ay kapag nangangailangan siya, ay buksan niya ang kahon. Dali-dali siyang umuwi sa bahay at pilit na inalis ang kandado sa kahon. Nang mabuksan niya ito ay laking gulat niya nang makita ang laman na nasa loob nito. Diyos ko, mga maliit na itim na bato na tila mga itim na brilyante. Wika niya sa kanyang isipan. Hindi makapaniwala si Almaria sa ibinalik sa kanya ng babae na binigyan lamang niya ng makakain at inumin. Ibinenta niya ang mga brilyante at nabayaran ang mga nagastos sa ospital. Agad ding gumaling naman ang kanyang anak. Dahil sa nakuhang biyaya ay mabilis na nagbago ang buhay ng pamilya ni Almaria. Gamit naman ang mga perang pinagbentahan sa mga brilyante ay pinalago niya ang kanyang karinderya at nagtayo pa ng ibang mga negosyo. Hindi niya sinolo ang magandang handog na iyon sa kanya dahil nagbigay din siya ng tulong sa mga kapuspalad at naglunsad ng programa na naglalayong pakainin ng libre ang mga mahirap na walang makain. Ginamit niya sa makabuluhan ang biyayang natanggap niya mula sa misteryosang babae na habang buhay niya ang pagpapasalamat. Kung sino ka man ay nais ko magpasalamat sa iyo. Binago mong buhay namin mag-iina. Sa tingin ko'y pinadala ka ng Diyos upang tulungan kami. Hindi kita bibiguin. Ibabahagi ko sa aking kapwa ang tulong na ibinigay mo. Sambit ni Almaria na manghang mga pa rin sa kinasapitan nila. Samantala kung inuulan ang swerte si Almaria ay inuulan naman ang kamalasan ng kakambal niyang si Almira. Kumalat na kasi sa kanilang lugar ang ginawa niyang panluloko at paninira sa kapatid na naging dahilan ng pagkalugi ng kanyang negosyo. Mula noon ay hindi na siya pinagkatiwalaan ng mga kapitbahay at hindi na bumili ang mga ito sa kanyang karinderiya. Nabunyag ang kanyang kabuktutan ng minsang madulas ang dila ni Aling Barbie at kinuwento nito sa mga kumari ang ginawa niyang pagbabayad dito para gawa ng chismis at sira ng kakambal niya. Samantala, humingi naman ang paumanhin ang mga kapitbahay kay Almaria
sa ginawang pagtalikod ng mga ito na tinanggap naman ang babae. Nang malaman ni Almira ang nangyari sa kapatid ay laking pagsisisi niya dahil hindi niya ito tinulungan na mangailangan ito. Labis din ang panginayang niya na hindi niya binigyan ng pagkain ang babaeng pilay na unang lumapit sa kanya at sinungitan lamang niya ito. Sa isip niya ay sana siya nakatanggap ng swerte at nagtatamasa ng ginawa sa kanyang buhay ngayon. Kayo, anong aral natutunan niyo sa kwento natin ngayon? I-comment niyo naman doon sa baba doon sa comment section po para mabasa ko. So inuulit ko pong muli, si Tamoxki TV po muli ito. Kita-kita po tayong muli sa sunod nating mga video. Thank you and God bless. Peace out. Maraming salamat po.